na ako. Asa na ba si Chad? Ewan ko, kanina pa. Kanina ko pa tinitext eh. Online naman sa FB. Hindi naman sumasagot. Tinext ko. Hindi rin sumasagot. Tinext mo? Oo. Tinext ko rin. Oo nga. Nakakalimang text na ako. Wala pa rin siyang reply. Pag dumating niyan dito, tamo, sisingilin ko yan ng VAT. Ano VAT? Value added text. Gusto yung load ko. Alam mo kung merong ganyan talaga, riyayaman tayo kay Chad. Ganitong oras talaga. Kanina hot coffee to. Ice cold na. Nako, nakarami na ako ng ganito. Sabi niya siya magbabayad. Hi, girl. Huwag niyo akong sinasabayan! Wala pa naman tayo sinasabi. Kamusta yung hapon, girl? Hapon? Wala kakamusta sa hapon. Huwag kang magalit ng ganyan. Dapat nga kami magalit sa'yo, oh. Kanina pa kami naghihintay dito. Busog na kami. Ubus na yung kape. Eh, tapos ngayon, ikaw pa may gano'n mag-alit. I don't care. You don't care? Ano ba nangyari, girl? Buti nga hindi ka namin iniwanan dito, oh. Pwede kami lumipat ng ibang coffee shop. Pero hintay ka namin, girl. What's the problem? Tapos ganyan ka itsura mo. Kasi jowa ko. Oo. Nangyari. Nakikipag-cool-off. Anong dahilan? Hindi ko alam. Ano ba yung cool-off? Cool-off. Kanina pa ako nagre-research. Friend. Ah, kaya pala hindi nag-cool-off. Yung cool-off, kailangan niya ng time para mag-isip-isip. Eh, sana pumunta kami sa bilihan ng relo para nabili ko siyang relo. Magkakaroon siya ng time. Hindi. Kailangan niya ng space. Oo, oh, di pumunta siya sa kalawakan. Gusto niya pala maging sider. Hindi niya sinabi. Ito, kailangan niya ng space. Ba't siya makikipagkulog? Eh, ito palang buwan na. Okay na eh. Ah, okay na ba? Sige. Ang tagal-tagal mo kasi. Kaya ang tagal mo kasi. Mas matagal siya yung inaantay kayo reply niya kasi, friendly. Buisit na kami sa'yo. Alam mo yun. Ang tagal, Chad. Sobra. Wow. Kung makabuisit naman kayo, parang ang tatapang yung dalawa eh, no? Gano'n naman lagi eh! Uy! Huwag kang umalis. Francis, alis na si Chad, oh. Chad, huwag kang maalis. Ito naman. Huwag kang maalis, Chad. Yung diaper ko. Saan ka mapupunta? Hindi kasi pwede umalis, eh. Oh, kita nyo na. Hindi talaga ako pwede umalis kasi hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya mawala ako. At hindi nyo matitiis mawala ako. Hindi yun. Gusto ko yung tanong kung kailan pa naging bitawan naman boss office tong puwet mo. Kasi may sulat, oh. Oh. Ah, may sulat ba? Oo, may sulat. Saan ka, di ba? Huh? Sige na, makakalis ka na. Okay na. Uumpisahan namin ito nang wala ka. Sige na. Hindi, ano na. Okay na ako dito. Pag-uwag ka na. Hindi, traffic sa labas eh. Okay lang. Babay na. Ito lang naman. Ito. Hindi, okay. Alam mo, be, ganito na lang gawin natin. Kasi mas maganda, mas masarap malaman kung ano nilalaman ng story ito. Total, sa puwet ko naman ito dumikit, kaya may karapatan ako malaman kung ano naman ito, di ba? Oh, so karapatan mo. Oh, kaya naman, simulan na natin ito. Kaya mga kasahog, pagsaluhan na natin ang pa, pagmamahalan. Ang la, lambingan! Ang ba, bookingan! Ito ang... Ready na. Na. Letter natin. Ready. Go. Okay. Kamay sa baba. Kamay ready sa baba. Okay. Handa. Makinig. Okay. Ano nga gawin dito sa baba? Hindi. Makikinig lang kayo. Oh, okay. Ganito. Ah, ganito. Okay. Okay. Handa. Kinig. Dear Palabo. Hi. Dear Palabo. Kilala na agad tayo. Siyempre, sa sulat ba dito yung pandi niya kilala? Eto pa. Congratulations sa bago niyong show, mga Bex. Well, thank you, thank you, thank you. Thank you po. Usap-usapan na sa eskineta namin ang imbitasyon niyo na sumulat sa inyo ng mga kapatid na may pinagdadaan ng problema. Oh, kaya naman, heto na daw siya. Okay. Kaya naman, heto na ako. Saan? Saan na ba siya? Eto yung sulat! Umaasang basahin ninyo ang letter ko. So, binabasa niya. Ito na po. Gusto ko sanang i-text na lang sa inyo, pero napag-isip-isip kong masyadong mahaba yata ang kwento ko. Sa text nga, hindi nagre-reply yung iba, ikaw pa. Mukate, for
four type writings to, oh. My name is Guillermo, aka Hill. 27 years of age. Isang proud Becky from Pasay City. Should be. Ang gusto ko yung ano niya, nickname niya, Hill, di ba? Parang pag sinabi niya, dalhin mo ako kay Hill. So, bring me to Hill. Ang galit. Pag nagalit sa kanya, go to Hill. Letter sender to, oh. Let's bituhin. Oh, iisa lang ang masasabi kong hobby ko sa buhay. At yan ang makipag-text. Mahihiyain kasi ako in person. Alam mo naman. Natuklasan ko na mas komportable akong makipagkwentuhan sa ibang tao kung sa text lang kami nag-uusap. Mga ako din ganun. Hindi, kasi minsan talaga ganun. Kasi ako mas nakakapag-explain ako minsan sa text. Lalo na pag ano, pag naniningil. Ang hirap kaya maningin ng personal. Kung minsan sa text, mahirap naman i-explain kung ano yung talaga yung nararamdaman. Mas na-express ko din ang aking sarili pag gumagamit ako ng emoticons at emojis. I speak ng emojis, emoticon, mamili ka, marami to. Okay. Ba't di mo pa gamitin ng emoji? magaling ba yung ano, emoji? Yes, kasi emoji actually, mabilis eh. Actually, emoji, emoticon, pwede ka. Emoji, yun yung ginagamit sa yung pag nawala yung ganyan. Oh, ganda mo eh, no? Ito pa. At isa pa, napakonvenient sa akin na pakikipag-text dahil hindi ko kailangan mag-toothbrush. Kapag nakikipag-usap. Huwag ka naman patama. Lagi. Parang lahat sa'yo, Dayan. Oh, hindi ako guilty. Toothbrush ako. Toothbrush. Hindi niya daw kailangan mag-toothbrush pag nakikipag-usap. I can still talk to anyone, anywhere, anytime. Kaya nga, lagi niya daw tinitext yung mga kaibigan niya. Gustong-gusto daw niya silang tinitext kapag madaling araw, lalo na pag bandang alas tres. Bakit ganun oras? Baka yun yung 3 o'clock habit niya. Ah, okay. Hindi ako tumitigil hanggat di sila nagigising at nagre-reply. For me, I feel special pag nire-replyan nila ako. Gusto niya pala maging special. Di sana nagpalagay siya dito ng mapula para mga asulo. Ano, kaya asulo yun para asado siya. So, kasi alam niya yung mga toppings kasi dati siyang ibabaw ng hamburger. Kaya may mga sesame seeds. Sesame seeds. Wow! Chopaw naging hamburger. Sesame seeds? Na. Sesame seeds? Oh. Ano sa Tagalog at sesame? Ano Tagalog at sesame? Sesame! Di ba may sumisigaw doon? Yung Basilio Crispin! Sino ka? Oh, Sesame! Sisa! 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 Nige, yeah, bas ka? Parang text lang. Tutuloy ko ba ito? Ano? Who you? Sesame. Basilio me? Oh, you? Sesame! Wala akong pakialam kung natutulog sila, nagtatrabaho, o nasa toilet. Basta ang gusto daw niya, sumagot ang mga ka-text niya. Inaaway ko talaga sila pag dinededman nila ang mga messages ko. Hanggang napansin ko na lang lately na wala na talagang nagre-reply sa mga friends ko. At sabi ng isa sa kanila, dahil daw nagpalit na sila ng phone number. Jusera. Kumisan ayaw lang mag-replyan alam mo sa to, ako naniniwala man ako nagpalit sila ng phone number. Why? Eh siguro baka nakukulitan, tsaka wala silang pera, kaysa magpalit sila ng phone number na lang. Or binubura yung name niya para hindi na ma-upload. Tsaka speaking of number, kung sa inyo kung kailangan nyo ng number, ask Chad. Marami siyang combination, so makakapili talaga kayo. Oh, nagpalit sila ng phone number. Ang kakapal ng mukha nila ay galit na siya. Ay, makapal daw mukha. Ang kakapal ng mukha nila, hindi na ikaw yun. Kasi kung kapal, hindi ikaw, butas ka eh. Ang kakapal ng mukha nila, nagpalit pa sila ng number pero hindi man lang ako sinabihan. Oh, ini-import pala siya dapat. Siya pa talagang may galit talaga. Masama ng loob para hindi ano. Oh, ito pa. Tingin ko itong next na like, ikaw to eh. Ay, ano yan? Isa-isa ko. Ay, isa-isa ko. Isa-isa ko. Isa-isa ko talaga silang pinuntahan sa mga bahay nila at inaway ng bonggang bong. Kala ko pigain mo. Nanunugod ang bakla. Oh, isa yan sa dahilan kung bakit ako na-depressed ngayon, mga Bex. Nawalan na ako ng friends. Nilayuan nila ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ay, makulit kasi. Oh, halos mabaliw ako sa lungkot nung nawalan ako ng friends. Wala na akong kakwentuhan sa text. Dumating sa point na tinitext ko na ang sarili ko. Pero pati ako, ayaw na rin mag-reply sa akin. Ang tawag ko sa Raulo. Nagising ako isang araw, telling myself na hindi pwede to. I have to find textmates. Ay grabe, hindi nabubuhay na walang ka-text. Lahat na lang nakakasalubong ko sa daan, hinihingan ko ng number.
pati mga nakakasakay ko sa jeep at LRT, sinusundan ko sila hanggang sa pagbaba. Stalker na siya ngayon, girl. Di ba nakakatakot yung mukha na mahulapin? Ba, mamaya mapahamak siya. Oo, yung ganun. Ano, mababa? Siyempre, di ba? Oo, yung, di ba? Sundan siya ng sunod, di ba? Malay mo yung sinusundan niya. Sinusundan din pala siya. O, di nagsunodan sila. My God, so malilito sila pag nagkakitaan. O, siya susunod. Eto, speaking of susunod, eto. Hinahabol ko pa nga eh. Hindi talaga ako pumapayag hanggat di nila ibinibigay ang number nila sa akin. Hello. Ah, dahil yung desperada. Sakit niya na yan. Desperada. Sakit niya na yan. Ilang number lang ko na. Gustong-gusto niya talaga may makausap talaga kahit sa text lang talaga. Alam mo, hindi siya nabubuhay nang walang kausap. Feeling ko pipi yan. Hindi, I think, tingin ko naman hindi siya pipi kasi apat na beses na akong nagugulpe dahil sa persistence. Diba? Sabi ko rin na mapahamak yung mga yan. What is persistence? Persistence. Yung kauna-unahang tense. Hayaan niyo ako. Continue. Bakit hindi nila maintindihan na phone number lang naman nila ang habol ko? Mm-hmm. Eh kasi nga, weird ka na siguro. Para sa akin, kahit ako habulin mo, natatakot ako. Ayoko ibigay, ayaw nga kita kausapin pag gano'n kapag mismo. Ay, nakaka-weirdo yun, ha? Nakaka-weirdo yun. Parang holdapper, o. Tatanong yung number. Merong ganyan sa amin, eh. Merong ganyan, yung lagi... Susundan din ako. Oh, dito mo sa usap. Mahilig sa... Okay. Tapos, sige, tuloy mo. Nawala na. Sige, tuloy mo na yan. Lalo akong nalungkot. Sinubukan ko ding i-text ang 911, pati PNP hotline, pero pinadalan nilang lang ako ng warning. Eh, kahit naman ako, warning di pa padala ko sa girl. Biruin mo na, pasukan mo 911. Hindi daw ginagamit ang mga numbers na ito para makipag-chat. Oo naman. Malay niya daw ba? I felt so lonely and alone. Isang gabi, pinala kong magpatiwakal. Uy, grabe nang. Wala lang mag-text. Ayan na. Binala kong magpatiwakal. Sa'yo sakit na yun. At tapusin na ang labis na kalungkutang nararamdaman ko. Alam mo, hindi ko lang alam kung bakit ganyan na free ang mga ugali ni Hila. Siguro ano yan, chops yan. Kasi naman, nangihingi na number, hindi binibigyan, hindi na nare-reply yan. Kasi kung maganda ka, ayan, mo, ako ha, ganito yan ha. Hindi, ito, personal experience ko lang naman. Wait, isipin ko lang share, ha. One time, may nakita ko lalaki. Paglapit ko sa lalaki, ha, be, anong number mo? Binibigay ka agad. Ah, kasi? Kasi ganun yun, di ba? Kasi mukha ka nagpapalaw. Hindi. Kasi pag nagandahan sa'yo, kaya may tsura ka, binibigay ka agad, pinagkakatiwalaan ka agad. Narinig ko rin sa letter niya, parang kapag kahit sino lapitan niya, lumalayo sa kanya. Eh, ganun saka, nga kasi pagpangit. Saka kapag ka-text niya, hindi siya nakikipagkita, mas maganda rin ka-text. Sa nakikita stop lang naman namin sa itsura niya, sa kwento niya, na hindi naman nakikipagkita sa tao. Saka hindi siya. Tsaka pinagtatanggol mo siya kasi pare-parehas kayo nung nararamdaman. Huwag kasi kayo agad judgmental, hindi tayo sure kung magpapakamatay siya. Basahin muna natin yung letter. At ayun. Ako po ay nakalibing na. Kakabili niya lang ng lube. Hindi pa siya nakabili. Nakalagay, bibili pa lang siya ng lube. Ah, okay. Bilis ba yan? Bumili ako ng lube. Yung matibay at sigurado hindi mapapagod. Nag-aabang ako ng jeep pauwi sa bahay para tapusin na ang buhay ko nang biglang nakita ko sa pader ng waiting shed ang mga numero magpapabago ng isip ko. Nakalagay, wanted text me. Oh, yan yung mga nakikita sa bus. Halos kakasend ko pa lang nang makatanggap agad ako ng reply. His name is Paolo. Mukhang guwapo. What? Mukhang addict yan, ha? Nagkasunod-sunod pa ang palitan namin ng mga messages simula noon. Nag-text, nagkakilala, nagmahala. Sweet. Anana! Nag-text, nagkakilala, nagmahalan. Nagmahalan, mali. Ayan, oh. Nag-text, nagkakilala,
nagkagaguhan. Ang bitter mo na naman. Ako bitter. Te, imposible. Sa kwento, okay lang sa kwento natin eh. Alam mo. Pero nakita lang sa te, sa pader. Naging magka-text. Oh. Nakikipagkulob sa iyong boyfriend. Huwag mo silang idama. Oh, oh. Alam hindi, mo, te. Hindi ko din nadama. Ayaan mo maging happy si Jake. Hindi ko din nadama. Te, ito lang yun ha. Nakita sa pader. Oh. Nakita yung numero, nagka-text, nagka-inlaban. Ako nga. Nakita, nakatama. Ako nga, lagi ko nang kasama yung jowa ko. Oh. Binigay ko na kung ano-ano. Ang dami ko nang binigay sa kanya, te. Liver, pancreas, kidney. Ba't buhay ka pa ngayon? Yung nanay ko, kalahati na lang yung intestine para, kasi kailangan na magulang niya. Tapos siya, sa pader lang. I don't like it na. Sorry. Pero I can take it in a more. Naglolokohan lang tayo dito. We are wasting our precious time. Wala, masaya siya. Kailangan supportan. Nagbibigay tayo ng chance sa ating mga letters. Hindi, kayo na lang. Hindi ko natatapusin. Hindi ko natatapusin. Alam mo, bitter mo. I need to go home. Kukunin pa yung lahat ng puso ng nanay ko. Sige, girl. No. Hayaan mo siya. Sige na, umalis ka na. Girl, kailangan ko ng lungs. Hayaan mo siya. Bitter yan. Iyan mo. Sige, tatapusin namin to. Nang dalawa lang kami. Wala ka. Masira ulo. Ako yung uutuin nila. Anong tingin nila sa akin, tanga? Bakla na ako, tanga pa. Ano? Nakakuha na number sa pader, nagkakilala, nag-text, ganyan, tapos nagmahalan. Samantalang ako, nabinigay ko ng buong laman loob ng nanay at tatay ko. Diyos ko, hindi minahal. Tapos yun na number lang. Kasakal na lang ng jeep. Papa. May number. Ano na? Ha? Tuloy na natin. Yung ano? Yung letter. Opo, isa na nga lang magkatext. Sige na. Hindi maganda itong pagdalawalan tayo. Alam mo, hayaan mo na. Umaarte lang yun. Hayaan mo na. Alam mo na bumalik siya nang tapos na tayo. Hindi tapos na tayo. Mas masarap pag ganito dito si Chong. Alam mo yun, may nag-react ng... Umaarte! Hi! Hello! O, tingnan mo. Kanina bad trip ngayon, nakatingnan mo, nakangiti ngayon. Oh, ba't masaya ka? What's with the glow? Ha? Glow na tayo. Hindi, what's with the glow? Yung nag-spark ka, pick na. Kanina bad trip ka. Wala lang to. This is just a... Hindi, kanina bitter ka kanina dun sa nasabi. Did I say anything? Yeah. I'm sorry, my dear. You said a lot. A lot? About me. Oh, sorry. I didn't mean that. Sorry. Ang bitter mo kaya kanina? Hindi, ano. No. Shall we continue? Alin yung... The letter. So, yeah, of course. So, okay ka na? Yes. Ready ka okay na? Okay lang, sige. Alam niyo, you can just continue reading. Okay. Iwan niyo lang, pabayaan niyo lang ako dito, and... Okay. Sa ikatlong pagbasa, nagbago ang takbo ng buhay ko simula nung naging textmates kami ni Paolo. Oo nga. Alam mo, nakakabago talaga ng buhay yan, yung mga ganyang bagay. Lagi siyang nagre-reply sa mga messages ko. Exactly! Hindi siya nakukulitan sa akin. Okay lang sa kanya kahit anong oras ako makipagkwentuhan. Sandali lang ha. Naninibago ako sa'yo. Parang habang binabasa ko, kinikilig ka. Hindi ako kinikilig. Huwag mo ko intindihin. Nakalusot ako kay Duterte. Good mood ako. nakalagpas ang checkpoint eh. Kabisado na din namin ang isa't isa. Pag na-delay ng 5 minutes ang reply niya, alam ko na nawala siyang load, kaya dali-dali ko siyang pinapasahan. Ay, gaga. Gumagasas rin. Maganda pala gawin yun, no? Huwag kang mag-reply mga 30 minutes, mga gano'n. Pag mahal mo, may magpapaload sa'yo. O, hindi ako nagpapaload sa jowa ko. Hindi ko nagpapaload. Dambot mo naman sa jowa mo. Kasi lolo-loadan, binigyan ko siya ng negosyo, loading station. Tuloy, gusto-gusto ko nang ipagkita kay Paolo. Pero ayaw niya. Hala. Ay. Natatakot daw siya na baka hindi ko siya magustuhan. Bakit siya natatakot eh? In love naman na, nagmamahalan na. Dapat dyan ma-ano, they should push to you. Kasi pag nagmamahalan na kayo, kailangan nyo na magkita. Hindi, oo. Kasi pag nagka-text talaga kayo, tapos nagka-inlaman kayo, dapat magkita na kayo-kayo. Ganun. Ganun ba dapat? Feeling ko din dapat ganun, pag nagka-text na. Ganun, push agad. I assured him na mahal ko na siya at hindi na mahalaga kahit ano pa man ang itsura niya. Totoo yun. Kasi baka tanggap niya rin sa sarili niya na ganyan rin. Oo, totoo yun.
true love na ata to, mga be. Oh, true love, pero hindi nagpapakita. Ano kaya nga, tinext ko siya na makipagkita sa akin sa ilalim ng letter O. Letter O? Sa tapat ng signage ng SM MOA. Ay, ang galing. Sa Pasay. Ang saklap, mga Bex. Nagsara na yung mall, pero walang Paolo na dumating para makapag-meet sa simula din noon, hindi na nag-reply sa akin si Paolo. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong masama. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at tinawagan ko na siya. Oh. Nung tumawag ako, ang sinabi lang ng phone ay... Tulungan mo ko. Hindi. Hindi ba? The number you dialed is now unattended. Ay. The person you are calling is not interested. Oh. Ay, grabe. Ang hard. Kaya hanggang ngayon, hindi pa din nagtitext back si Paolo. Nag-aalala na ako. Ilang beses ako nagpabalik-balik sa waiting shed kung saan ko nakuha ang phone number niya. Nagbabakasakali akong... Baka nandun siya. Baka nawalan lang siya ng phone. Kaya dun siya nag-iiwan ng messages para mabasa ko. Pero walang messages pa din eh. Wala na daw message. Baka hindi na talaga siya nagparamdam mula na... Doon siya napaka-bobo niya naman. Sabi na nga ng telepono mismo, not interested, di ba? Tapos lumapit pa siya. Hinanap niya pa. Okay, baka madali siya talaga siyang ma-fall. Like me, di ba? Sinimulan kong magsulat ng messages para sa kanya. Doon din sa pader ng waiting shed. Halos mapuno ko nga yun eh. Baka sakali siya naman ang makabasa. Oh, okay. Hanggang nahuli ako ng barangay Tanod at sinampahan ako ng kasong vandalism. Eh, alam mo naman yan, matagal ng kaso yun, yung vandalism na yan, sinulat. Doon siya kinasuhan ng vanda, may vanda ba yan? Hindi, nagsusulat yung susulat sa pader. Akala ko may vanda ka pa. May ganda joke ha. O bakit? Muntik na ako makulong, mga Bex. Sinulat ko ang letter na ito habang nadilinis ng pader bilang parusa sa ginawa ko. Alam mo, sobrang in love niya. Hinanap niya talaga si Pao. At saka magaling siya mag-multitasking. Nagsusulat siya ng letter habang nagbubura ng mga sinulat niya sa pader. Ano? Ilan yung kami? Huwag kang magugulat ha. Gagamba siya. Okay. Eto na. Ano kaya sa tingin nyo ang pwede kong gawin para makausap ko ulit si Paolo? Spirit of the glass nga. Madali yun. Paolo! Okay, let's start. Okay. Paolo, andito ka na ba? Tulungan nyo! Hoy! Baka dito sumapin natin yun. Okay, ito na. Ako nga dati, nag-spirit of the glass kami dati. Tapos may dumating na Diablo, isasapi sa akin. Paglapit ng Diablo, sabi niya, eh, ayoko, Diablo din yan. Lugi. Pasukan talaga ito ng mga espiritu. Oh. Ang dami kasi pwede. Kahit ano sabihin mo, buti ako pinapasukan naman sa mga espiritu. Ikaw. Pasamang hangin lang. Dinalabas na naman. Tama na! Babalik tayo doon. No. Sige, tuloy mo, be. Ano kaya sa tingin nyo ang pwede kong gawin para makuusap ulit si Paolo? Dapat ko bang ituloy yung paghahanap sa kanya? Sana masagot nyo yung letter ko. Kung hindi man, pakitext na lang ako. More power sa inyo. Nagmamahal. Gil. Oh, that's wala it. Na, wala na? So, yun na lang. Yun na yun. Nako, Gil. Andito na tayo sa ating portion na ano. Kung ako ikaw. Ikaw si Gil. Ay, nako, kung ako ikaw, Gil. Yun nga. Kung ayaw gaman ng spirit of the glass, bolang kristal. Tatay mo doon, may sumasapi din doon. Baka naman ano, hindi, Hill, baka mali mo naman kasi, sa totoo lang, bago ka makapagkita at bago ka makapag-text, baka naman kasi talagang chaps ka. Tingnan mo muna ang sarili mo, baka naman mamaya, nakita ka na talaga, nagtatakbo lang yun. Alam ko yan, naranasan ko na yan. Nagkataon lang, matalino ako. Nung nakita ko siya, hindi ko ninahal. Tapos sabi ko, sabi niya talaga nung lalaki, sabi ko talaga, sabi ko, hi, be, ako nga pala si Chad. Sabi niya talaga, eh, uy, may emergency kami, ha. Paraan. Oo, kaya naman heal ko ako sa'yo. I-check mo muna yung mukha mo, baka ka-pest kita, ha? Talagang, at ngayon, huwag mo lang hanapin si Paolo dahil kung ayaw magpakita sa'yo, hindi niya magpapakita yan, di ba? Malay mo nga, subukan mo yung lubid. Malay mo, doon kayo magkita sa kabilang buhay. Tapos sabihin mo, tulungan mo. Ganon siguro yung magiging reaction siguro ni Paolo. Nakita ka niya na hindi niya naman talaga, hindi kanya type. Sorry, ha? Ganon talaga yon. So, huwag mo na siyang hanapin. Maghanap ka na lang ng iba. Kung ako ikaw, Hill,
hindi ko pipigilan yung sarili kong hanapin siya. Kung gusto mo talagang matutong magmahal, kung gusto mo siyang mahalin, go. Ngayon, kung masasaktan ka, huwag kang mag-alala kung matatagal, mag-isip ko kung matatagal lang ba yung paghihilom ng sugat. Huwag. Mabilis lang yan. Because it comes with your name. Heal. Heal the world. Make it a better place. For you and for me. And the entire human race. Kaya naman, heal. Please. Heal Echo. Heal his intestine. Hilahin mo ang lahat ng dumi sa katawan niya. Puro kayo kalukohan. Oh, ayan, Hila. Naway, wala kami na itulong sa'yo, lalo na itong dalawang ito, ang daming mga chika na hindi naman makakatulong sa kanya. Ay, nakatulong rin naman. Huwag niya nabalikan, yun lang yun. Hindi, anyway, sa experience mong yan, sana mapahama ka pa ulit. Charot lang. Pero sana marami pa sumulat sa amin ng mga katulad mo. At ma-share din ng mga storya, mga bagay-bagay na ganyan. O yan, tama yung ginagawa mo. I-text mo lahat ng mga friends mo na magsulat sa amin. At kung makakatulong kami sa problema. Yan ang pinakamaganda. Yun lang yun. Kaya naman mga kasahog, magkita-kita ulit tayo dito next week. Yeah. My name is Echo. Proud to be me. My name is Francis. Be proud to be you. And my name is Chad Kinis. Mabuhay LGBTQ. Kaya naman mga kasahog, see you next time dito lang sa Palabok TV! Eto na. Hoy! Ano meron? Wala! Bakla ka. Anong ginagawa mo dito? Papahangin. Papahangin? Bakla ka, tanghaling dapat magpapahangin ka. Dapat doon ka sa tagaytay at ipolo kaysa bahay niyo. May electric fan doon, doon ako magpahangin. Pag dito, tanga-tanga mo, tanghali, papahangin. Baka tanga ka lang. Eh, ikaw ano ba ginagawa nito? Sino ba inihintay mo? Wala. May ano lang. Basta may naatay lang ako. Sus. Ito ka na nga. Oo, sige na. Sige na. Ngingiin lang. Ngingiin. Saan na kaya yun? Ayun, oh. Malapit na daw siya eh. Thank you for watching Palabok TV. For more exclusive videos, please do subscribe to Viva TV's YouTube channel.